isang OFW na halos 15 years na trabaho sa ibang bansa, naglabas ng saloobin sa naranasan niya sa Jollibee Pasay dahil sa sitwasyon na ito. Ayon kay Kabayan ay kaka-order lang niya ng kanyang pagkain at nakagatan lang niya ang kanyang burger at nainuman pa lang niya ng konti yung kanyang drinks. Meaning guys, ay good as new order pa talaga. Ngunit nang may tumawag nga kay Kabayan na magde-deliver sa kanya at dahil nga malapit lang yung bahay niya sa Jollibee, ay pinapunta niya yung rider sa mismong Jollibee kung saan siya kumakain. At nung kukunin na niya yung delivery niya sa labas, at nung pagbalik daw niya ay wala na yung pagkain niya. Ayon naman sa Jollibee, ay may 45 seconds silang policy na kapag 45 seconds na nawala yung tao, ay ibabust out na nila or lilinisan na nila ang lamesa. Okay, kalalabas ko lang ng Jollibee. Naglalakad pa lang ako ngayon at nanginginig pa ako. Tatagalugin ko to kasi since sa Manila nangyari. At andito naman ako sa Manila. Sa Jollibee Manila nangyari to. Tatagalugin ko. Nanginginig pa rin ako kasi hindi ko alam ha. Correct me if mali yung parang logic ko. Okay, nag-order ako ng one piece yung chicken sandwich plus drinks plus fries. Nagbayad pa ako ng upsize noon para large. And then, kumain ako, okay? Tapos, while kakakagat ko lang nung chicken sandwich ko, kaiinom ko lang ng onte doon sa large ko na drinks. At kakakain ko lang ng mga ilang piraso doon sa large ko na fries. Tumawag yung TikTok delivery. Tapos sabi ko sa TikTok delivery, kuya, pwede bang paki-deliver dito banda sa may ano, ganun kasi wala nga ako doon sa apartment, which is malapit lang naman yung bahay ko doon sa Jollibee. So, sige, sabi niya, sige ma'am, i-deliver ko. Okay, like, parang, you know, out of, parang naawa naman ako ay kuya kasi inabala ko pa ganyan. Alam ko namang busy din siya sa pag-deliver. Nag-take out ako ng one piece chicken lang naman, pero alam mo yun, nag-take out ako ng one piece chicken. Bumili din kasi ako ng saging sa 7-Eleven. So, nilagay ko din yung saging. Plano kong yun, inisip ko na ibigay ko dun sa delivery guy, si kuya. So, ngayon, tumawag siya na andun na siya sa may 7-Eleven. So, lumabas lang ako unti. Lumabas ako sa Jollibee. Nagmadali ako, tumakbo ako. Lumabas ako sa Jollibee. So, iniwan ko yung food ko sa table. Kasi nga, saglit lang ako. Inisip ko, saglit lang talaga ako. Kukunin ko lang yung delivery ko. Lumabas lang ako sa may Jollibee sa labas lang. Kinuha ko yung delivery ko. Binayaran ko si kuya. Binigay ko yung, inabot ko yung, ano, one piece chicken. Tapos ngayon, pagbalik ko sa table ko, wala na yung food ko. Tapos alam mo yung gutom na gutom ka kasi hindi ka na breakfast. Yun yung breakfast lunch mo. Pagdating mo, wala na yung food mo sa table. Tapos sabi ko, kuya, saan yung pagkain ko dito? Yung may naglilinis. Tapos sabi niya, kasi ma'am, may 45 seconds kaming policy na pag 45 seconds na wala na daw yung customer, kinukuha na daw nila yung food. Sabi niya, saglit lang ma'am ha, kakasamin ko lang yung manager. Tapos ngayon, pumunta ako sa manager, tapos syempre nanginginig na ako kasi nagulat ako, like nanginig ako sa gulat na parang anong nangyayari, anong policy yan, parang. Tapos yun, kinausap ako ng manager, ma'am, sorry ma'am ha, kasi meron po kaming policy na 45 seconds, tinatanggal na po talaga namin yung food pag wala na yung tao. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, what if umihi lang yung tao, tumayo kasi umihi. Tapos kukunin niyo yung food. Sabi ko, nakita niyo naman, ang dami pa nung food. Halos hindi pa nabawasan. Sabi niya, sorry talaga ma'am, kasi yun talaga yung policy namin. Kasi, okay, may point siya na iniiwasan nilang langawin. Sabi ko naman, so may langaw dito sa inyo? Hindi naman sa ano, okay, normal naman yan, magkakalangaw, no, ganun. Pero yung parang, sa inis ko na lang din ba? Tapos parang, hindi ko talaga, parang, sabi ko, so nilangaw dito sa inyo? Sabi ko, but still, sabi ko, hindi pa rin tama yun na ilang segundo lang ako, saglit lang ako, dyan lang ako sa labas, kinuha ko lang yung order ko, tapos balik ko lang yung pagkain ko. Siyempre, nanginginig ka, tapos ang tagal ko sa ibang bansa, 15 years, sabihin na natin. Never nangyari sa akin yung ganyan. Sabi ko, okay, kinukuha niyo yung food na halos hindi pa nabawasan. Kapag wala kayong nakitang tao, saglit lang, kinukuha niyo kaagad, samantalang hinahayaan niyo yung mga taong
halos walang order, nakaupo siya na ang tagal-tagal sa table, or kaya yung naubos na nila yung order nila, tapos nagstay pa sila, tumatambay sila ng matagal, ganyan-ganyan. Tapos, yun, sabi niya, sorry talaga ma'am, sabi niya, naiintindihan ko naman na siguro may policy sila, pero at that moment kasi nanginginig talaga ako sa inis, kasi nagulat ako, na-shock ako, first time nangyari yung ganun, never akong naganyan na pagdating mo, wala na yung food mo, tapos syempre gutom na gutom ka, tapos in fairness, masarap pa naman yung chicken sandwich nila, ay naku, sabi ko, i-compensate naman nila. Sabi niya, ibalik na lang po, bigyan ka po namin ulit ng order nyo, sabi niya. Pero syempre, parang napahiya ka, at the same time, nainis ka, na alam mo yung sa guto mo, sa galit mo, parang naghalo-halo na nanginginig pa ako. Kasi nga, parang hindi naman sa ano, medyo na, hindi naman culture shock, pero parang nagulat lang ako ba, na parang sa tagal ko sa ibang bansa, pagdating ko dito, ganun. So parang, anong policy yan? Sabi ko, parang, ay, anyway. Parang gusto ko lang ma-inform at gusto ko lang ding maliwanagan kung totoo ba yun na 45 seconds na pag walang tao. Pero wala nga yata akong 45 seconds eh. Kasi saglit lang ako lumabas, kinuha ko lang yung order. So ito yung order ko sa TikTok. Tapos yun, parang let me know naman, totoo ba yun? Parang ganun, kasi sa inis ko nga, sabi ko na lang, no, ayoko na, sabi ko, ayoko na ng food, sabi ko, salamat na lang, tapos lumabas na lang ako, kasi nga sa inis ko, tapos na parang napahiya din ako na, anyway, yun lang, gusto ko lang, event out, sa Pasay, sa may Pasay na Jollibee ako kumain, yun, salamat po, yun lang, nainis lang ako. Ang nakakatawa lang dito is ang policy ng Jollibee. Hindi ko naman sinasabi na tama si Kabayan, pero sa Jollibee kasi, sa karanasan ko na kumain ako sa Jollibee sa ibang bansa at sa Pilipinas, ay laging may mga nakakalat na pinagkainan. At halos 30 minutes na ako nakaupo, ay wala pa rin naglilinis. What? At dapat yung mga ganung pagkain na halos bago pa, ay dapat wag mo nang gagalawin ng mga crew. Dahil tama nga naman na baka naghugas lang or nag-CR yung customer. Dito sa ibang bansa guys, kapag ganyan ay hindi talaga basta-basta aalisin or lilinisin ng mga crew or ng mga tagalinis sa food court. Babalik-balikan muna nila yan na sisiguraduhin na wala na yung may-ari. Ewan ko ba dyan sa Pilipinas? Eto naman para kay Kabayan. Alam mo namang lalabas ka sa pintuan, dapat ipinaalam mo sa crew o kaya naman sa security guard na huwag ipagalaw yung pagkain mo. Dahil kapag lumabas ka ng pinto, ay aakalain talaga nila na lumabas ka na, lalo kung wala ka namang binilin. Hindi yan kagaya dito sa ibang bansa na hindi yan basta-basta gagalawin. Though willing naman si Jollibee manager na palitan yung kanyang pagkain na hindi naman niya tinanggap. Kaya guys, maging lesson na lang sa lahat ang naging karanasan ni Kabayan para hindi na maulit sa iba. Ang kagandahan lang kasi dito sa ibang bansa ay pwede mong iwanan ang cellphone mo or ang bag mo, sign na may tao pa or babalikan ng may-ari. Kung sa Pilipinas mo kasi gagawin na iwanan ang iyong bag o kaya ang cellphone, pagdating mo or pagbalik mo ay tiyak ay wala na yan dahil ninakaw na.